Good news, kabayan. Inaprubahan ng Saudi Arabia National Scientific Committee for Infectious Diseases ang paggamit ng ibang COVID-19 vaccine para sa first at second dose. Ayon yan sa statement na ilabas ng Ministry of Health, ang approval na yon ay naaayon sa international scientific studies na nakitaan ng posibilidad na ang pagbigay ng 2 doses sa 2 different coronavirus vaccine ay safe at effective ito para labanan ang virus at ayon din sa Ministry of Health na sa mahigit 16.8 million corona vaccine doses na ang kanilang na-administered covering 70% of Saudi Arabia's adult population. Hi guys! Maligayang pagbabalik muli sa aking channel. Si Ray po ulit. Nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. Pero bago natin puntahan ang highlight ng video na to, atin mo nang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So ayon sa inilabas na impormasyon ng Worldometers Info, as of June 24, 2021, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 180.4 million na case at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 3.9 million at yung bilang na ngayon ng recoveries ng COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 165.1 million at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong mahigit 11.3 million na case. Ngayon naman atin namang alamin ang mga bansa na may pinakamaraming COVID-19 na case as of June 24, 2021. So ang mga bansa na yon ay nangunguna pa rin yung USA, India, Brazil, France, Russia. So yun yung mga 10 bansa na may pinakamaraming COVID-19 na case as of June 24, 2021. Heto naman ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon yan sa data ng Department of Health or DOH Philippines. At yung Pilipinas ngayon, pang number 24 pa rin sa buong mundo na may pinakamaraming COVID-19 na case. Ayon yan sa Worldometers Info. Ngayon naman, atin ang puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health Saudi Arabia, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 479,390. Matapos siyang madagdagan ng mga bagong case na itala ngayong araw na to na bahagyang bumaba na meron ngayong 1,255 at yung Saudi Arabia ngayon pang number 44 pa rin sa buong mundo na may pinakamaraming COVID-19 na case ay nyo sa Worldometers Info at yung bilang na ngayon ng recoveries ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 460,338 matapos siya madagdagan ng 1,247 na reported recovery ngayong araw na to at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron pa ngayong 11,322 at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 7,730 matapos siya madagdagan ng 14 na bagong death na naitala ngayong araw na to. Ngayon naman atin namang alamin ang breakdown ng bagong case na naitala dito sa Saudi Arabia na 1,255. At para sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon, maaaring nyo lamang bisitahin yung official website ng Minister of Health pati na rin yung iba't iba nilang social media platforms at maaari din kayong tumawag sa Minister of Health hotline na 937. So yun lang for today yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases dito sa Saudi Arabia pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. So everyday ganun pa rin, padami ng padami pa din yung case. Kaya patuloy ko pa rin ipapaalala sa inyo na dapat gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19. Kagaya ng patuloy pa rin natin pag-practice ng social distancing at yung ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig. Kasi isa yun sa pinaka-effective na paraan para labanan natin si COVID-19 kasi recommended siya ni World Health Organization. Patuloy pa rin natin gawin yung pagsuot ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public. So dito ko na guys tatapusin tong video na to. So sana tong video na to kahit papano ay nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon at nagustuhan mo to, huwag mo kalimutang mag-like or mag-share. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now guys.
Thank you for watching. See you on my next video or update. Bye!